Hello everyone! So it's another month. So magbabudget na tayo for the month of June. So for May, ito yung income natin. So ito yung magka-carry over sa June. Ito guys, to be clear, kasi ang dami ko na-receive na comments last budgeting natin. Itong income ko, it's not consistent, okay? Kasi social media content creator ako, vlogger ako, influencer ako. So mostly ng mga amount na nare-receive ko monthly, ito yung mga projects ko pa na ginawa pa last year. Okay? So, mga receivables ko pa to ilang months ago, 8 months ago, 6 months ago. So, hindi consistent na ganito yung earnings ko every month. And also, a disclaimer palagi sa tuwing gumagawa ako ng budgeting video dito sa TikTok. If you have questions about my percentages, kung bakit ganito yung pagkakabudget ko sa pera ko every month, meron akong whole YouTube video. You can search it sa YouTube ko, Lou Sanchez, nandun, lalabas dun. Kung bakit ganon? Bakit ganito ako mag-handle ng finances ko? Okay, so if you have any questions and if you wanna know more, punta kayo sa YouTube video ko. So ayun na, we have 255k for May. Investments natin ay 10%, savings is 20%, and budget natin ay 70%. So habang ginagawa ko to, meron akong Excel file na ito ko na siya chinecheck para hindi na ako mag-solve-solve, ganyan. So guys, nagamali ako, ulitin ko na lang. So for investments, we have 25,500. For the savings, 20%, we have 51. And then yung previous month natin, tiningnan ko na from last budget natin, 311,925. 311,925. And then yung current month natin ay 362,925. And ang goal natin ay 500k. Since kulang yung space ko dito, kasi nung ginawa ko tong planner na to, hindi pa ako ganito mag-budget. Last year ko pa to dinesign. So, dito ko siya nilalagay. May extra space ako dito sa likod. So, ito yung emergency fund ko and savings. Dati, diretso lang siya sa savings. But since tumaas yung monthly expenses ko, tumaas din yung emergency fund natin. And yung emergency fund, usually 3 months lang yan. Pero ako gusto ko 6 months ahead. Hanggat kaya pa ng earnings ko, pinipilit ko na ganyan para hindi rin tayo mahirapan in the future. Okay, so for emergency fund, nag-add tayo ng 25,500. Kalahati nitong 51. So, emergency fund natin for May ay 265,505. And savings natin for May ay 97,419.58. So, for the investments, marami ding nag-comment dun about mga insurance, kung may insurance na ba ako and stuff. Meron akong insurance, nagsa-Sun Life ako. Pero dito ko siya nilalagay sa monthly budget ko kasi since binabayaran ko naman siya online na, hindi ko na siya nilalagay dito sa investments. I usually put my investments back sa business ko kasi ang dami kong pangarap sa business ko. Ang dami kong gustong i-invest, mga ganyan-ganyan sa business ko. So, nilalagay ko muna siya dyan. So, for our budget, we have 70% and it's 175,500. Yung monthly income ko, nakakategorize siya as cash, expenses, at saka mga digital expenses. Mga online banking ko, binabayaran, mga ganyan-ganyan. Sa house fund, medyo malaki yung ano natin ngayon, yung share natin sa kanya. So, nakakatuwa. Ito guys, house fund ko. This is a separate bank account. Checking account siya since prefer ko yung check payment sa house mortgage ko. So, every month, dilalagyan ko na lang siya ng fund doon para hindi tayo mga problema sa mga bayad-bayad and stuff. Ayun. So, ito, we also have my sinking funds. Itong sinking funds na to guys, andito siya nakalista sa likod. Yan. So, ito parang, ito yung target and yung monthly na kailangan kong ilagay dun sa sinking funds. So, itong sinking funds ko every month, pare-parehas lang yung nilalagay kong amount sa kanila. Ang nagbabago lang dito ay yung taxes kasi 3% of my earnings. Ako lang nagsabi niyan. Ako lang nag-set ng 3% kahit ilang percent yung ilagay nyo dyan. Kung freelancer kayo ha, kung kayo mismo yung nagbabayad ng taxes nyo, hindi yung employer nyo. Since ganun ako, freelancer ako, yan, naka 3% siya dito sa earnings ko. So, ayun, nil-leave blank ko muna yung bills to pay. Kasi actually, nabayaran ko na sila. Hindi ko lang sila nasulat dito. Sobrang organized ko, kahit sobrang organized na ng planner ko. But anyway, ayun naman yung goal natin to organize our finances. Like, sobrang organized talaga to the fullest. Para hindi na tayo mas stress sa mga life natin. Also, if you're interested with the planner, ayun yung itsura niya. And this is naka-sale today, June 6 until tomorrow, June 7. So, ganyan siya. Monthly siya, may mga ganyan-ganyan. So, if you guys are interested, nasa link ko lang yung bio. Nasa bio ko lang yung link. You can check it out. Naka-sale siya today. So, ayun. Bye!